Right. Maraming salamat, Kuya Mark. Kung Migs, may tanong, Dine. Naloko ako dahil magaling mambola ang aking katransaksyon. Valid po ba ang kontrata? Kung Migs, mga ganong sitwasyon, ano bang masasabi mo? Mga mahilig ba, mga mabola? parang nadali na ako sa mga ganyan. Ay, hindi ako mabola. And so generally, no, yung mga contracts naman, as long as nandyan yung requisite, I considered valid siya until yung sinasabi ng Kuya Mark na annulled siya dahil may mga grounds for the annulment ng contract. Itong panloloko or yung fraud, no, ay pwede mong gamitin as a ground to annul or create the to make that contract void. Tama. Pero yan, habang hindi mo pa sinasabi na naloko ka, hindi mo binibring up na hindi, parang hindi tinuod itong kontrata natin, it's not a valid contract, it's still going to be the law between the parties. Yung sinabi natin na once nagkaroon ng kontrata, yan na yung batas sa inyo. Kailangan yung sundan hanggat sa magreklamo ka at ipa-annul mo, ipa-rescind mo yung contract. Kasi yung fraud na pinag-uusapan dito, MJ, dalawang klaseng fraud, dalawang klaseng pabobola o panuloko. Una, fraud in the perfection of the contract. Second, fraud in the performance of the contract. Ang fraud in the perfection of the contract, for example, yung panluloko before the creation of an obligation. It means before the signing of the contract, doon ang panluloko. Doon nangyari ang panluloko before the signing of the contract. Fraud yan. It means it may vitiate consent kasi nagpermahan kayo because of the panluloko. Fraud in the perfection of the contract. The contract is voidable. But if the fraud is in the performance of the contract, meaning nagbibigay kayo ng consent, but during the performance of the contract, doon na ang panuloko nangyari, during the performance of the contract is still valid, but yung liable shall be, yung nanloko shall be liable for damages. So yun yan, kasi daming klase panuloko eh. Before the perfection or before the signing of the contract or during the performance of the obligation of the contract. Alright, thank you, Kuya Mark. Thank you, Kung Mig. Katanungan na Kung Migs, paano po ba i-interpret ang mga kontrata? May standard po ba na interpretation? Generally, no, kung anong nakasulat doon, kung paano nyo naiintindihan yung kontrata, ay yun yung magiging kung ano yung understanding, kung ano yung wording, kung paano nyo sinulat. Kayo na naman nagkakasundo dyan, kayo yung magkakaalam din. So, general wording, so, unless meron kayong ibang lengguahe na talagang pinag-usapan nyo na very cryptic at naka-attach siya sa kontrata na napaka-complicated, then yun. But however, diba, you read the contract, the terms niya, that's really how you're supposed to read it. So, tama. As sabi ng batas, ha, the words of the contract, if the words of the contract are clear, there's no room for interpretation. Meaning the literal meaning of the contract, yun ang masusunod. If the words of the contract are clear, okay, the words of the contract are clear, no room for interpretation. But what if iba yung nakalagay sa kontrata, iba naman yung intention of the parties? Sabi ng batas, the intention of the parties will prevail in case of conflict sa words of the contract. All right, thank you, Kuya Mark.